sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Kasi kung hindi kayo dinidisiplina, hindi kayo mahal. Amen? Amen. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ito yung masakit, palo na. Hindi ka naman agad papaluin ng Panginoon, pinapalanahanan ka. Maraming mga instrumento na ginagamit ng Panginoon. Minsan mga circumstantial signs sa buhay natin. Minsan, kaya yung trabaho na yan, hindi mo akalain, kaya nawala yung trabaho na yan sa iyo kasi wala ka ng time sa Panginoon. Ang nasa isip mo na lamang yung trabaho. Nagpipray ka na, Lord, kailangan ko ng trabaho para meron akong pangtustos sa aking pamilya. Tutuloy po natin ang ating pong part 2 na pinag-aaralan. Ano ang gagawin mo kapag may problema? Nasa part 2 na po tayo. Ano ang gagawin mo kapag may problema? Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti ang mensaheng ito. Dahil naniniwala po ako na ang mensaheng ito ay bawat ay ito po ay bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin ay dumaranas po ng problema. Ah, sabihin mo na ngayon ay wala akong problema. Well, praise God, wala kang problema ngayon. But you know what? Kung wala kang problema ngayon, darating ang panahon na magkakaroon ka ng problema. Ayoko na magkaroon ng problema. Kahit pigilan mo, kahit ayaw mo, hindi mo maiiwasan ang problema. Amen. Katulad nga po ng sinabi ko minsan, nung I called last week na minsan ang problema, hindi mo naman gawa ng ibang tao, gawa ng kalikasan, nandito tayo sa sistema na corrupt ang sistema, minsan naman gawa ni Satanas, minsan naman sarili mong gawa. Minsan naman ay gawa mismo ni Satanas, tinutukso ka talaga para ikaw ay magkasala. Minsan naman mayroon ka pa yung tunutan ng Diyos dahil sinusubok ang iyong pananampalataya kung genuine, kung ito ba ay puro yung pananampalataya mo. Amen? Amen. At ito po mga kapatid. Sabi po ng Biblia, in Hebrews chapter 12, verse 4 to 12, after all, you have not yet given your lives in your struggle against sin. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up. Everybody says, don't give up. Don't give up. Don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves. Amen. You're not? For the Lord disciplines those He loves. And He punishes each one He accepts as His child. Verse 7. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father, if God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Verse 9, since we respected our earthly fathers who disciplines us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirit and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us. Everybody says always good. Always, always good. It's always good for us, so that we might share in His holiness. Verse 11, no discipline is enjoyable. While it is happening, it's painful. Iba kasi, it's painful. It's painful. Tandaan niyo po mamaya yung pinag-inanood niya kasi mamaya pag-aaralan po natin, it's painful. One more time, sabi mo, it's painful. It's painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living. Iba kasi, right living. Right living. For those who are trained in this way. Remember that we grow during the hard times and not easy times, isn't it? Amen. Saan tayo lumalago? Basta tututo tayo kapag tayo ay mayroon pong pinagdaraanan. Amen. We grow during the hard times and not easy times. And
Verse 12, so take a new grip with your tired hands and strengthen your weakness. Every head bow and eye closed, let us pray. Father, we thank you that your word, they are life and spirit. Lord, as I'm going to preach your word today, use your servant and instrument only. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kung pwede mo lang natin sanang hilingin sa Panginoon, Panginoon, sana wala na akong problema. Kung pwede, sana, pwede lang sanang mabuhay ka sa mundong ito nang wala ng problema, napakaganda. Amen? Amen. Sino po ang magsasabi sa inyo rito na hindi pa dumanas ng problema sa buhay? Pakitaas po ang kamay. Parang malagligtaas ng kamay. Alam niyo mga kapatid, iba-iba po ang pagsubok, problema na pinagdaanan natin sa buhay. Minsan naman yung problema, hindi mo naman talaga problema. Gawa dahil sa ibang tao, kaya ka ng problema. Minsan naman dahil sa iyo mismo, maling desisyon sa buhay, maling desisyon ang ginawa mo, kaya ka nagka-problema. Ngayon, ang tao minsan, naghahanap siya ng kanyang masisisi. Kapag wala na siyang masisisi sa kanyang problema, wala na. Ayaw pa rin niyang aminin sa kanyang sarili na mayroon talagang problema. Ang tawag doon, denial. Sayo mo sa'yo katabi, huwag kang denial. Huwag kang denial. Kasama po yan, mga kapatid. Sabi ko nga, minsan kapag tayo nalulungkot, minsan dahil mayroong problema, malungkot ka, walang problema. Part ng buhay mo yun eh. Kapag masaya ka, magsaya ka. Napromote ka, may-increase, magsaya ka. Pagka nalungkot ka, malungkot ka, walang problema. Huwag mong pigilan, huwag mong itago. Mas pangit kasi yung itinatago mo eh. Amen? Amen. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, wala namang nagtatagal ng problema na ang tagal-tagal na yung problema na yan. Parang yung bagyo, ano, kahit na dumating, napakalakas yung bagyo na yan. Yung bagyo hindi magtatagal yan eh. Di ba? Kaya nga sabi ni David, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. You're not going to the valley, you're just going to pass that valley. Ibig sabihin, daraanan mo lamang yon. Kasi mga kapatid, napakaraming mga mountains sa buhay natin ito, may mga storm sa buhay natin ito. Kapag hindi ka marunong kumarap sa mga hamon sa buhay, mahina ka, hindi ka lalaban, talunan ka. Napakahirap naman na inaamin mo na lamang na talunan ka na. Alam mo mga kapatid, wala kang idea, yung katabi mo na yan, yung nanonood na yan ngayon, kung ano ang kanyang pinagdaanan sa buhay. You don't have any idea. Marami ng pinagdaanan yan sa buhay. Pero nandyan siya ngayon, nakaupo siya ngayon, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo alam pinagdaanan ko. Come on, one more time. Di mo alam pinagdaanan ko. Amen? Everybody says, I'm a survivor. One more time. Everybody says, I'm a survivor. I'm a survivor. Kung ngayon ka pa susuko, kung ngayon ka pa mag-give up, ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay. Hindi ito yung panahon na para ikaw ay magpakamatay. Hindi ito yung panahon para ikaw ay sumuko. Kung mayroon ang problema na pinagdaanan ngayon, harapin mo ang problema na yan. Huwag mong takbuhan, huwag mong tawanan. Dahil ang problema na hindi nagbibiro yan. Are you with me? Amen. Kapag hindi mo nahirap ito, ito ay tinalikuran mo, tinakbuhan mo, ang tawag doon ay duwag. At ayaw ng Panginoon ang duwag. Ikaw, gusto mong mayroon kang makasama sa buhay na duwag? Diba ayaw mo? Gusto mo yung He will stand with you, tatayo sa'yo, manindigan sa'yo, alam mo na mayroon kang kasama, mayroong tatayo sa'yo. Pero minsan ang hirap eh. Yung inaasahan mo minsan, natatayo sa'yo, tutulong sa'yo, inaasahan mo, minsan! Dumarating sa buhay natin na siya lamang inaasahan natin. Pero minsan feeling mo, para kang nag-iisa. Have you been there? Amen. Are you with me? Amen. Napakaraming mga friends sa Facebook, more than 2,000. Pero pag may sakit ka, may problema ka, wala mang nang makaalala sa iyo. Amen. Kumusta ka na? How are you doing? Nag-iisa ka. Remember that? Amen. Nalala mo yun?
Sarado ang kwarto mo. Mayiyak ka, mag-isa ka. Tawagan mo minsan yung tao para mayroong mag-encourage sa'yo, magbigay ng comfort sa'yo. Minsan wala. Sinasarili mo na lang. Hindi mo na ikinukwento kasi ayaw mo na silang madagdagan mga nilang problema. Are you with me? Amen. Sa'yo mo sa'yo madami, hindi mo na pinagdanan ko. Pagpakan natin ang Panginoon. Hindi matapos ang Diyos sa'yo, kapatid. Hindi ito yung panahon. Kaya lang minsan, mga kapatid, inaalaw ng Panginoon itong mga problema na ito na dumating sa ating buhay, hindi naman dahil sa Diyos, dahil sa iyo rin mismo. Dahil minsan sa atin pong maling desisyon na ginawa sa buhay. Amen. Pero inaalaw ito ng Panginoon dahil mayroong pagtuturo na, na may pagtuturo ang Diyos sa atin. Di ba? Sabi niya, di ba? Tinawa, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Kasi ang Panginoon Jesus, alam niyo ba mga kapatid, kung ang mga pagsubok, problema lang, ang Panginoon lang napakaraming mga pinagdaanan. Kahit yung mga hero doon sa Old Testament, napakaraming mga pinagdaanan ng mga yon. At hindi sila yung parang mga champion sila na talagang wala silang kahinaan. Meron din silang mga kahinaan. Pero minsan tayo, unang-una mo parang, di ba, kala nila kasi pagka-Christian kasi, di ba, kala ko okay lahat ng Christian. Kung umpisa mo palang, gumigive up ka na. Amen. Na-offend ka lang. Ay, hindi lang napansin yung makeup mo. Hindi lang, ano mo yun? Sinabihan ka lang, late ka na naman ngayon. Parang, napaka-sensitive. Sabi mo, sabi mo, huwag kang sensitive. Huwag kang sensitive. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, naninindigan ka. You have to stand up. Kasi pinipigilan, hindi naman, alam mo mga kapatid, kasi lagi natin kinakalaban yung tao eh. Well, hindi natin alam, mayroong spiritual na labanan. Sabi ng Biblia, we wrestle not against flesh and blood. Mayroong mga principalities. May mga espiritu minsan na talagang pumipigil sa'yo para hindi ka makapagpatuloy. Pinipigilan ka. Inaaway mo yung asawa mo, inaaway mo yung kapitbahay mo. Wala lang kaalam-alam, may impluensya si Satanas doon. Na dapat ikaw ay nagpipray ka, nire-rebuke mo yung mga espiritu, mga masamang espiritu, hinaharap mo yung tao. Are you with me? Amen. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos? Alin? Panawagan ng Diyos sa inyo. Nalimutan na, ibig sabihin, pinapaalala niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob. Kita niyo? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Bakit? Sinabi niya ito eh. Iiba rin the Old Testament sa Proverbs na kasunod nito, sabi niya, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Alam niyo yung shepherd, mga kapatid, yung shepherd may baston yun. Kasi yung mga tupa, hindi pwedeng walang shepherd. Kasi maliligaw yun sa ilang. Mapapahamak lamang siya, makakain lamang siya ng mga mababangis na hayop. Kailangan ang tupa, mayroon po siyang shepherd. Kaya mayroon siyang baston eh. Kapag kakain na sila, kinakalantang na yung ano para lalapit na sila doon. Yung baston niya, mayroong pangalawit yun. Huwag kang pupunta dyan sa kanan. Dito ka lang. Pag may mga makulit na mga tupa ang ginagawa, kinakalawit. Pag hindi pa rin nakilig sa kalawit, pinapalo na yun. Kasi mas gugustuhin ng shepherd na masaktan siya kaysa mapahamak siya. Are you with me? Yeah. Minsan dinidisiplina na tayo ng Panginoon, pinapaalalahanan ka ng Panginoon, kinakalawit ka, huwag kang pumunta dyan. Patanya ka na naman sa Mia. Sino hatanlis? Mapiya sarong, mapimimin. Alatulsida. Diba si Alatulsida? Are you with me? Amen. Sino hata? Well and true. Saan ka rin naman? Diba? Tama ka naman, saan ka palagi galing? Saan ka ba galing, kamo? Kamo, saan ka ba galing? Saan ka palagi nagpupunta? Pinapalala lang ka, kinakalawit ka na eh. Pag ayaw mo pa rin, pinapalo ka nilang Panginoon. Dinidisiplina ka, pero ang sabi niya, di ba? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Kita niyo, may nanghihina eh. Panginoon, di mo na yata ako mahal. Bakit ako dumating sa buhay ko sa ganito? Hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako katulad ng kapitbahay ko, hindi naman ako mas masama sa ganito. Hindi, kita mo, kinukumpir mo yung sarili mo.
Pag kinukumpir mo yung sarili mo sa iyong kapitbahay, mas mabuti ka. Pare-pareho naman kami makasalanan eh. Sila lang ba ang ano? Para naman silang banal? Ako lang ba ang makasalanan? Pare-pareho naman tayo eh. Tama ka naman eh. Sabi ng Biblia, there is none righteous, do not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. But that is not your business. Are you with me? You have to fix your eyes unto Jesus. Hindi naman silang malalagot pagdating ng panahon. Ikaw ang haharap sa hukuman ng Panginoon. Amen? Now, amen. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Minsan ang disiplina, di ba? Hindi mo naman, pag nagdisiplina, di ba yung mga magulang sa anak? Oh, huwag mong gawin niya. Paano ka agad? Hampas ka agad. Ibang klase yun. Kakausapin mo muna. Anak, masama yan. Don't do that. Danger, huwag mong gawin yan. Pero pagka ano mo, sinturon ka, aba, ibang klase yun. Dinisiplina niya. Tapos ang sabi niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Kasi kung hindi kayo dinisiplina, hindi kayo mahal. Amen? Amen. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ito yung masakit, palo na. Hindi ka naman agad papaluin ng Panginoon, pinapalanahanan ka. Maraming mga instrumento na ginagamit ng Panginoon. Minsan mga circumstantial signs sa buhay natin. Minsan, kaya yung trabaho na yan, hindi mo akalain, kaya nawala yung trabaho na yan sa iyo kasi wala ka ng time sa Panginoon. Ang nasa isip mo na lamang yung trabaho. Nagpipray ka, Lord, kailangan ko ng trabaho para meron akong pangtustos sa aking pamilya. Dinilip ng Panginoon ang iyong panalangin, binigyan ka ng trabaho. Pero yung dahil sa trabaho mo, nakapokus ka na sa trabaho, nakalimot ka na sa Panginoon. Na dati-dati ikaw ay nagsisimba ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Dati-dati ikaw ay nag-i-invite ka. Dati-dati nasa prayer meeting ka. Dati-dati ikaw ay excited para makinig ng salita ng Diyos. Pero nawalan ka na ng oras dahil subsub ka na doon sa trabaho. Gusto ba sa'yo pa magtrabaho? Hindi! Natural gusto nga ng Panginoon, ini-encourage tayo na magtrabaho. Pero nangyari, nakalimot ka na. Ngayon nawala yung trabaho. Nalala mo ngayon, di ba nag-pray pala ka ng trabaho sa Panginoon? Nawala ka ng trabaho, mayroon ka na namang time ngayon sa Panginoon. Mga kapatid, kapag tayo'y naging busy, pakinggan nyo ito. Sa kabila ng kabisihan po natin sa buhay na ito, ang mundo ngayon ay napaka-busy. Tignan mo yung matabi mo, busy yan. Busy yan. Nang ginagawa niyan, dami. Dami. Di ba, sige mo, bilangin natin. Natutulog siya at least 6 na oras sa isang araw. Buti nga sila, 6 na oras. Yung iba, 4 na oras na lang. Siyempre, manunood pa siya ng YouTube tsaka Facebook. Isang oras tsaka 2 oras yun. E meron pa siyang TikTok. E nakikipag-kwentuhan pa siya, nakikipag-chismisa siya, nanunood pa siya. Naglalaba siya, naglilinis pa. Busy! Busy! Yung iba naman talaga, 12 hours sa trabaho, 16 hours. Meron siyang walang oras. Pero in one week, meron kang 168 hours. Are you with me? Amen. Pero sa pakikinig ng salita ng Diyos, busy? Busy ka? 168 hours in one week? Ang Panginoon hindi busy sa'yo. Nung natulog ka kagabi, binantayan ka ng Panginoon. Yung bawat pindig ng iyong puso, ay hindi, yung puso kasi, ano yan eh, automatic yan, inalagaan ko yung puso, pipintig-pintig talaga yan. Alam mo, nakalimutan lang ng Panginoon, malimot ka lang niya ng isang segundo, wala na. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, pinapaalalahanan ka niya kapatid, na huwag kang makalimot sa Kanya. Kaya nga kinakanta mo eh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Taas ka pa ng kamay mo. Hallelujah. Seek first the kingdom of God daw and His righteousness. Pero first nga ba ang Panginoon? Hindi, last siya. Kung di ka nga nagkaroon ng problema, wala ka pa. Niloob lang ng Panginoon. Pag hindi ka pa nga nagkasakit, baka hindi ka mamakalimot sa Panginoon. Baka hindi mo pa siya maalala. Pero dati, Lord, pag maka-abroad ako, Panginoon, mag-serve na ako sa iyo, Panginoon. Nasa abroad ka na. Busy ka na. Diba? Are you with me? Amen. Amen. Sabi lang yun, parang pinakusap ko ng Panginoon. Amen? Amen. Now, tunayin.
pinapalo, tapos ngayon, tiisin ninyo. Hirap mga ito na, no? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Sino marunong magtiis dito? Sino dito sa inyo yung nagtitiis? Mga kapatid, sabi nga, may kasabay tayong mga Pilipino kapag may tiyaga, may nilaga. Ang nagtitiis, mga kapatid, sa kabila ng hirap, pag nagtiis ka, mga kapatid, hindi nasasayang ang pagtitiis. Sabi ba ng iba yan? Ay, hindi. Hindi na uso ngayon ang martir! Kaya ni Mister? Kaya ni Mrs. Kaya sabi ni Mare, hindi na uso ngayon yan. Di ba? Sabi ng iyong kaibigan, lagi mo nakakasama, huwag kang ano, papaluko. Are you with me? Yan mga narinilig natin boses sa paligid natin. Hindi na uso ngayon yung nagtitiis eh. Pero hanggang ngayon sa Panginoon, uso pa rin ang pagtitiis. Sabi niya, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Pwede mo bang disiplinahin yung anak ng kapitbahay mo? Hindi. Pwede mo siyang sabihan, kasi kung dinidisiplina mo, baka mag-away kayo. Yung anak mo lang, didisiplinahin mo. Are you with me? Makita mo yung kapitbahay mo, ano ginagawa yan? Kuha ka ng pamalo, palu-paluin mo siya. Nakita ka ng nanay, gagawin niya. Ano ka, sinisurde? Paluin mo yung anak ng kapitbahay mo, mag-away kayo. Baka ipa-barangay ka pa. Nasa tulpo ka na. Amen? Pero pag anak mo yun, pwede mo siyang disiplinahin. Amen? Ah, sabi ng Biblia, pwede pa ng palo ng palo, palo pa ng palo. Hindi naman lagi, may proseso yun, kapatid. Amen? Hindi ba tinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon. Iba si maikling panahon? Maikling panahon. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Ngayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Bakit? Kasi mayroong yung buhay natin dito sa mundong ito, mayroong hangganan. Hanggang ilang taon ka lang mabubuhay eh. Mga kapatid, yung pagiging isang magulang, panghabang buhay yan, hindi, 18 na yung anak ko, nagkasawa na yung anak ko, wala na! Tapos na ang aking responsibilidad, wala na akong obligasyon. Really? That is a commitment, mga kapatid, hindi natatapos yan. Doesn't mean na kinukontrol mo, no. That is a commitment. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan nila sa buhay, laging nariyan ka. Are you with me? Amen. Commitment yan. Hindi mo pinapabayaan mo na, hindi ganoon. Pinapanalangin mo pa rin sila. Ini-encourage mo pa rin sila. Hindi ibig sabihin, nangingialam ka sa buhay nilang mag-asawa, hindi ka nangingialam. Ini-encourage mo sila. Nagiging mentor ka sa kanila. Amen? Kasi meron kang experience, pero hindi ka dapat nakikisaw-saw doon sa problema nila na hindi naman dapat na ikaw yung parang kumukontrol na. Hindi naman maganda yon. Amen? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Natural, kapag ikaw ay naghihirap ka, didisiplina ka, hindi ka naman natutuwa. Di ba? Pag pinapalo ka ng nanay mo, alam mo na pag pinapalo yung bata ng nanay niya, itatawa-tawa pa siya. Hindi ba sakit niya, nais lang. Lalo magagalit yung ano, di ba? Paano papapaluin pa? Di ba? Pero umiiyak ka. Pero mga nagtatanong, pwedeng nasa isip ng bata, parang hindi niya na-adiyata ako mahal ng nanay ko. Bakit niya ginagawa sa akin ito? Di ba? Think about yung isang agila. Alam mo yung agila, para matuto siyang lumipad, mga kapatid. Minsan dadalhin yan ng ano, ng kanyang nanay, ililipad siya sa napakataas at napakabilis. Tapos bigla siyang bibitawan. Pero pag malapit na siyang bumagsak sa ground, sasaluhin siya. Hanggang matuto po yung maliit na agila na yun na ibuka ang kanyang kamay. Ibuka ang kanyang pakpat at kanya pong hanggang sa matuto siyang lumipad. Ano tayo minsan eh? Lord, parang bakit mo hinayaan ako na dumanas sa mga pagsubok, mga problema ito sa buhay? Parang nakalimutan mo na hata ako, Panginoon, parang hindi mo ako mahal. Nagtatanong tayo minsan.
Pero hindi natin alam, mga kapatid, yun ay pagdidisiplina ng Panginoon. Inaalaw ng Panginoon na dumating ka sa buhay na yan, sa pagsubok na yan, dahil ayaw ng Panginoon na patuluyan kang mawalay sa Kanya. Gusto nga ng Panginoon nandito ka sa liwanag, pero hindi mo namamasdan kasi napikit ang iyong mga mata. Kahit, ba't ayaw natin minsan ibukas ang ating mga mata? Bukas mo lang ang iyong mga mata, alam mo naman na eh. Kung ano yung mabuting daan, kung ano yung liwanag, pero kahit alam natin na dilim, pilit tayong lumalakad sa dilim. Pero ayaw nga ng Panginoon yun eh. Marami na siyang mga ginamit na mga instrumento, marami mga circumstantial sa buhay natin upang ikaw ay ibalik ng Panginoon sa tamang landasin. Pero dahil matigas ang ulo mo, makulit ka. Ano nga yung nangyari? Diba iyak-iyak ka ngayon? Iniwan ka rin ngayon. Are you with me? Amen. Kung iba pa yung napuntahan mo, maling kaibigan, maling grupo ang iyong napuntahan, na dapat bibigyan ka ng Panginoon ng mga godly, mga kaibigan mo, pero napasama ka doon hindi sa mga godly, anong i-advise sa iyo? Pero sa tingin mo, makakasis, Brad, pag-pray natin yan. Pag-pray natin yan, mayroong Diyos na may pag-asa tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi. Do you think they will encourage you sa mga ganon? Hindi. Ah, pinagdaanan ko rin yan. Ganito lang yan. Bumawi ka. Ganito yung gawin mo. Saktan mo rin sila. Huwag kang magpumayag. Diba? Yan yung maririnig natin eh. Kasi yun ang gusto natin para magigante lagi. Diba? Pero sa anong turo ni Kristo sa atin? Bless those who persecute you. Bless them and do not curse. Sabi ng kasama ko dati kahapon sa trabaho, sabi niya, kita mo yung nangyari sa customer? Diba customer ko ito? Ang dami kong effort na ginawa para maging customer ko ito. Pero nung wala ako, tinan mo ang ginawa. Diba kinuha? Dami kong hirap dito. Ba't ayaw mo kunin sa kanila? Hayaan mo. Pagka mayroon din siyang customer, kunin mo. Sabi ko, hindi. Hindi maganda na ikaw ay naghihiganti ka. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yun. Kasi sabi ko sa kanya, kapag ginawan mo ng pangit, yung taong gumawa ng pangit sa iyo, anong kaibahan ninyo? Wala. Kaya ang sabi ni Jesus, di ba sabi ng Romans, do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Huwag mong daigin ng masama ang masama. Kasi kung dinaig mo ng masama yung masama, wala kayong kaibahan, pareho kayo. Kaya sabi ng Biblia, daigin mo ng mabuti ang masama. Kasi kung ginawa mo ng mabuti yung masama, anong igaganti sa iyo ng Diyos? Hindi kaya masama? O mabuti? Ang Diyos natin ay mabuti. Gagantihan kaya ng mabuti, hindi masama. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Hindi uso kasi ngayon yan eh. Yung bless those who persecute you, pagpalain mo ang mga umuusig sa inyo, yung mga nagpaparatang sa inyo na pahawang walang katotohanan, ipanalangin nyo sila at huwag sumpain. Pinagpipray mo nga siya, Lord, yung nag-chismis sa akin, bless mo siya, mapromote siya sa kanyang trabaho, ingatan mo siya. Hindi! Sinasabi mo, makalba sana siya, mahulog sana siya sa ganito. Pag nagkaroon ng problema, tatawa-tawa kayo. Kita mo, nagyari sa kanya. Masama kasi siya. Nakatanong sa iyo ang Panginoon, ano kaya ano? Wala. Ang natutuwa sa iyo, si Satanas. Kasi ang salita ng Panginoon, pagpalain mo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain at huwag sumpain. Kung ang panalangin mo, Lord, ingatan mo ang taong ito. Lord, nawa Panginoon na magkaroon kami, magkasundo kami, maayos kami, Panginoon. Kung yun ang panalangin mo, matutuwa sa iyo ang Panginoon. At pagpapalain ka ng Panginoon. Pero ang panalangin mo ay taliwas sa salita ng Panginoon. Kahit anong gawin mo, ang natutuwa si Satanas. Hindi ang Panginoon. Amen? Amen. Now, maranasan natin ang kapayapaan. Sabi niya, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos yun, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kita no? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit kanya dinidisiplina? Bakit ka pinapalo? Ba't inaalon ng Panginoon na dumating sa iyo yung mga bagay na yan sa buhay? Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon. Ano ang purpose? Kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Gusto ng Panginoon ang iyong buhay na nilalakaran ay nasa tamang landas, hindi sa kadiliman. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang patutunguhan mo kung babayaan ka niya.
mapapahamak ka lamang. At pagdating ng panahon, mga kapatid, kapag kamali ang desisyon na ginawa mo sa buhay, tandaan po natin, hindi lang ikaw minsan ang dumaranas ng problema, pagsubok, pati yung mga tao sa paligid mo na nadadamay dahil sa maling desisyon na ginawa mo. Are you with me? Amen. Amen? Amen. Yung nadadamay minsan eh. Dahil sa atin pong maling gawa. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Anong ibig niyang sabihin? Patuloy ka pa rin magpuri sa Panginoon. Lord, sa kabila ng mga pagsubok, problema at pinagdadaanan ko, Panginoon, hindi ako uhihinto na manalangin sa iyo, magpuri sa iyo. Panginoon, mananalangin pa rin ako sa iyo, Panginoon. Bagamat hindi ko naunawaan ang mga bagay na ito, nagtitiwala ako, Panginoon. Alam ko na ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Amen? Yun ang ibig niyang sabihin para pagkakan natin ang Panginoon. Praise God! Amen? Kaya sabi niya, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, dear brothers and sisters, when troubles and any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. What? Opportunity for great joy? Wow! Kaya pagka mayroong mga giants sa buhay natin, mga kapatid, listen to this. Every time you solve a problem, you create a reward. Anything. You solve a problem, you create blessing. Si David, alam niyo, mga kapatid, he was not close to the palace until nakaharap niya si Goliath sa buhay niya. Pero nakaharap niya si Goliath, he was close to the palace. He get promoted. Pero hanggat walang Goliath sa buhay niya, malayo-layo pa siya doon sa palasyo. Kita niyo, mga kapatid, kapag kayong problema, napagtagumpayan mo yung pagsubok mo na yan, you're coming out more than conqueror in Christ Jesus. You're coming out more stronger. Amen? Amen. Lahat ng nawala sa iyo, kayang ibalik sa iyo ng Panginoon yan. Higit pa sa mga nawala sa iyo. Amen? Amen. Ang tanong, handa ka ba na dumaan sa liwanag ng Panginoon? Sa liwanag ng kanyang mga dulang, ng kanyang salita. Hindi madali kung minsan, ang tagal-tagal mo na eh, na naglalakbay doon sa dilim. Minsan hindi pa payag si Satanas. Minsan kasi maraming mga pagsasakripisyo yan eh. You have to carry your cross daily in order to follow Christ, because you cannot be His disciple if you cannot carry that cross. Kala ng mga tao, kapag ka tayo sumunod kay Kristo, marami tayong mga daladalahin. Hindi, mga kapatid. Dinala na lahat ni Kristo lahat yun. Ang daladala na natin yung cross. Ibig sabihin, manindigan ka lamang sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya sabi niya, consider it an opportunity for great joy. Kasi pag nasolve mo yung problema yan, napagtagumpayan mo, mayroon namang pagpapala na kasunod nun. Amen? Alam nga naman, ang dami mong manasunod ng problema, problema na naman, hindi ganoon. Anak ka ng Panginoon eh. May panahon din na sisikat din ang araw. Panapanahon lang yan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. May panahon ng gera, may panahon ng kapayapaan. There's a time for everything. Amen? For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. Kita mo? Kaya kahit dumating na yung pagsubok mo sa iyon, hindi ka na basta-basta na panghihina ng loob. Kasi napagdaanan mo na noon yon. Amen? Kaya sabi ng verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Amen? Amen. Nagiging matatag daw yung ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Ang ibig sabihin nun, manindigan ka sa iyong pananampalataya, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka pa rin gumunta sa church. Amen? Amen. Kapag ka mayroong pagsubok, may problema, mag-church ka. Pagka mayroong mga pagpapala, mag-church ka. Ibig sabihin, patuloy ka na, get connected ka sa Panginoon. Huwag kang umiwalay. Hindi pagka pinagpala ka na, nakakalimot ka na. Hindi ganoon. Diba? Nasa Tagalog, basahin natin,
Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hindi naman ipapahintulot ng Panginoon yan. At tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. Yung naranasan mong pagsubok, problema na yan, mayroon na rin dumanas na tulad mo yan. Pinapakita lamang doon na napagtagumpayan ngayon, mapagtatagumpayan mo rin. At ang sabi nga ng Panginoon, I have overcome the world. Ibig sabihin, sa pakikipag-isa natin kay Kristo, kung napagtagumpayan ni Kristo ang mga iba't ibang mga suliranin sa mundong ito, mapagtatagumpayan din natin ang nais lang ng Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, magpuri sa Kanya, at huwag sumuko. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapat ang Diyos eh. Sabi ng Biblia, He's faithful. And our God is proven faithful and true sa Kanyang mga pangako. Thousands upon thousands ng mga promises ng Panginoon, lahat tinupad niya po yan, mga kapatid. Panghawakan mo lamang yung pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Yung mga nangako nga sa atin minsan, hindi natin na panghawakan eh. Amen? Amen. Saan na siya ngayon? Wala na. Iwan ka na nga eh. Kayo with me? Diba? Yung mga taong ganun minsan eh. Sino na may iwasan yun? Napakaraming mga manluluko sa mundong ito. Pero marami naman nagpapaluko. Sino mo yung katabi mo? Minsan ang naluko yan. Are you with me? Sabi yun, hindi pa ako naluko kahit minsan sa buhay ko. Talagang hindi ako naluko. Kahit minsan sa buhay ko, ikaw hindi ka ba naluko, ikaw yung naluko. Hindi ba iwasan niya rin? Realin na dyan, mga kapatid. Amen? Sabi namin mo, maraming beses na ako naluko. Pero kita mo, nandito pa rin ako ngayon. Amen? 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 Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung pangahawakan natin, tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot sa iyo yan kung alam ng Panginoon na hindi mo kaya. Kaya hindi mo kailangan gitilin ang iyong buhay. Yung naririnig mong boses na yan, si Satanas yan. Kasi ayaw niya na magpatuloy ka. Kasi kapag napagtagumpayan mo yan, maraming mga makikinig na mga testimony mabibigyan ng bagong pag-asa. Di ba? Hindi mo kailangan tumalon. Hindi mo kailangan ilagay sa leeg mo yung tali na yan. Hindi pa huli ang lahat. Kung iniwan ka, tuloy ang buhay. Kung hindi na bumalik, di goodbye. Are you with me? Amen. Hindi ako iniwan na ako. Sumama na sa iba. Sumama sa iba siya. Meron pa na, wala na bang ano? Nawalan ka ba ng Diyos? Kung nawalan ka ng asawa, hindi ka naman nawalan ng Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Eh kung nawalan ka ng Diyos, kahit may asawa ka, delikado yun, mas mahirap. Kasi kung nawalan ka ng Diyos, kahit maraming mga kayamanan, maraming mga bagay sa mundo, wala nang halaga ang lahat. Kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, kahit mayroon ka pa ng lahat ng kayamanan sa mundong ito, wala nang halaga. Pag wala ang Diyos. Amen? Para maganda din ang Panginoon. Yan. Sabi natin doon, minsan may mga problema sa buhay natin na maliit lang, kaya lang lumalaki. May mga tao kasi minsan maliit na problema nang pinapalaki. Pinalagyan ng issue. Ano yun? May mga tao gusto mag-argumento eh. Ba't mo linagyan ng asin yung anong asin ito? Ba't ang tabang-tabang? Ha? Minsan pagkain lang. Yung pagkain, nag-aaway na. Hanggang sa naging hiwalayan na. Saan nag-umpisa? Sa pagkain. Bakit? Kulang sa alat. Pag binalagan ninyo, oh brad, sis, ano ba yung pinag-aawayan ninyo? Kasi nagluto siya, matabang. Minsan mga kapatid, may mga bagay sa buhay na ito na huwag po lang kailangan pang usisain. Pinapalampas na lamang yon, inuunawa na lamang yon. Tali mo yung katabi mo, ganun ka ba? Are you with me? Di ba dapat pinapalaki yun? Pinapalampas mo na, inuunawa mo na. Di ba? Kasi minsan pag pinapalaki mo, nasan na? It doesn't really work sometimes. Di ba? Yung mga ganun tao minsan eh. Di ba? How many times I told you? Don't do that. Why you do that again?
Parang kang artista eh. Artista ka na lang sana. Parang gusto mong palitan si Judy Ann. I told you many times. Until now, ang liklik na bagay lang. Minsan mga kapatid, inuunawa na lang. Alam mo bakit? Mga pakinggan niyo to. Para mo unawaan mo yung mga tao sa paligid mo ng lubos, tingnan mo kung paano ka inuunawa ng Diyos. Ganun mo tingnan yung kapwa mo. Ate, kasigas ng ulo niya, tingnan mo yung sarili mo. Kung paano ka inuunawa ng Panginoon, mauunawaan mo. Bumababait ka. Amen? Now, kaya sabi ng Biblia, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Hallelujah. Amen? Amen. Now, next. Psalms 34 verse 17, would you stand up, my brothers and sisters? Sabi ng Biblia, the Lord hears His people when they call to Him for help. Pakinggan nyo? The Lord hears His people when they call to Him for help. He rescued them from all their troubles. He rescued them from all their troubles. Agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Now, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Notice the word, are crushed. Kailangan minsan kasi magpadurog ka sa Panginoon. Kasi kung ayaw magpadurog, laging ka lang mayroong pride ka. Pagka yung pride mo, hindi mo pinirito yan, hindi mo dinurog yan, hindi ka magpapakumbaba kasi feeling mo lagi kang tama. Humble yourself before the Lord, sabi ng Biblia. He give rest to the humble. Remember that. Makakasumpong ka ng grace kapag ikaw ay nagpapakumbaba. Pero kung ikaw nagpapataas sa Panginoon, ibabagsak ka ng Panginoon. Kaya mas mabuti na nagpapakumbaba kaysa nagpamataas ka. Kasi nga sobrang taas mo, baka hindi ka na pamalayan mo, bigla kang bumagsak. Lumagapak ka. Amen? Amen. Kaya yung pride natin pagdating namin sa Panginoon, hindi mo kailangan iharap yan. Humble yourself before the Lord. Sabi ng Biblia, di ba? The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Kailangan you need to be crushed sometimes. Padurog ka. Ipadurog mo lahat sa Panginoon yun. Kailangan yung minsan durugin ng Panginoon. Parang yung clay na kailangan madurog muna bago mo siya muling mabuo. Sino po sa inyo rito ang mga nadurog na? At yan ang inaharap ng Panginoon. The righteous person faces many troubles. Iba kasi many troubles. But the Lord comes to the rescue each time. How do you like that? The Lord comes to the rescue each time. Diba sabi sa English at sa... Diba? Comes to the rescue each time. Ibig sabihin, laging nandoon ang Panginoon. Hallelujah. Now, every head bow and eye closed, let us pray. Let us pray. Every head bow and eye closed. Here it comes, the most important part of this message. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan po natin ngayon. Maaring yan problema na pinagdaanan natin, problema natin sa trabaho. Baka wala kang trabaho, nangangailangan ng trabaho. O kaya mayroon ka naman trabaho pero hindi ka masaya sa trabaho mo dahil marami kang hindi nakakasundo sa trabaho mo. Hindi mo nakakasundo yung mga asawa mo sa trabaho. Minsan naman, nakikita mo parang napupromote yung iba, ikaw hindi. Parang it seems unfair kung minsan. Wala ka ng peace sa iyong trabaho. Maari naman ngayon sa oras ito, mayroon kang problema. Ang problema mo sa pamilya. Mayroon kang problema sa relasyon. Maybe this time you're not satisfied the quality of your marriage. Or maybe this time, hindi kayo magkasundo ng iyong kamag-anak. Or ng iyong kaibigan. Ng iyong kapitbahay. Or alam mo, sa oras na ito, your heart is not right with God. Alam mo na hindi tama. But today, you want to make it right. Ngayong araw na ito, gusto mong ayusin ang iyong buhay. Narinig mo ang salita ng Panginoon. Ito'y paalala ng Panginoon. Kapatid, hindi ko po hangarin na makapalakit ng damdamin ng sino man. Minabasa ko lamang po ang kanya pong salita. Yan po ay atas po ng pag-ibig, kapatid. Atas po ng pag-ibig ito. Pinapaalalahanan sa atin ng Panginoon. Instrumento lamang ako na ginamit ng Panginoon.
marahil mayroon kang problema sa finances mo o sa iyong karamdaman, sa iyong health mo. Mga kapatid, remember this, mga kapatid. Our God is proven faithful and true sa kanyang mga promises. The Bible says, He's the same yesterday, today, and forever. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, Panginoon, dalangin ko sa mga kapatid ko na naririto ngayon, sa mga nanonood ngayon, ano man ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magpagpagaling sa mga karamdaman, sa mga nanay na walang mga pambili ng gamot, sa mga may sakit nilang kamag-anak o sa kanilang anak. Lord, we pray, ang iyong miracle nawa, ang iyong himala ang maranasan po nila. Lord, I pray sa mga hindi magkasundo na pamilya, dalangin ko, Panginoon, yung forgiveness, yung healing, Panginoon, ng inner healing, Panginoon, yung sakit at sama ng loob sa isa't isa ay magkaroon ng kayusan. Lord, hipuin mo ang puso ng bawat isa na may magpakumbaba, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa pagkakasunduan. Lord, dalangin ko, mayroong mga nanonood ngayon, mayroong problema sa kanilang finances. Lord, we pray na gumawa ka ng himala sa kanilang buhay. Ang sabi ko sa iyong salita, Panginoon, that you are our Jehovah Jireh, our God who provide all our needs. Lord, you are the great provider. Lord, in the name of Jesus, Lord, sa mga nangihina, Lord, I pray na Ikaw ang kanilang magbigay ng lakas sa kanila. Sa mga nawalan ng pag-asa, Lord, I pray to comfort them in the name of Jesus. You are the Prince of Peace, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko rin, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nalayo, Panginoon, sa iyong liwanag, na Ikaw lang landas. Lord, I pray yung prodigal son, Panginoon, na uuwi na siya, Panginoon. Lord, hinihintay mo ang liwanag niya. Lord, at alam po namin, Panginoon, ang iyong kamay na kabuka. Pagpuli po sila, patanggapin. Maraming kong salamat sa inyo, at sa oras na ito, kapatid, kung hindi yung pagkakilala at tinatanggap sa Jesus bilang iyong Panginoon na nagpapitas, I want you to pray this prayer, mga kapatid. Ayaw ko matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to meet Jesus, the Lord of your life. At mga kapatid, kapag nagawin mo ang panalangin ito, nagbubula sa puso, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa at nagagawin mo sa iyo. Sabihin mo ang dalangin na ito, dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, sa oras na ito, nagpapakumbaba ako, nagsisisi ako, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Marami pong salamat sapagkat sinabi mo sa iyong salita na kung ako'y hihingi ng tawad, makakabit ko ang kapatawaran. Pinaniniwalaan ko, Panginoong Jesus, ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, puspusin mo ako. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Kapatid, kapag yan ang pinalangin mo, nagmumula sa puso, kahit kaanong kahina ang panalangin niya, narinig ng Diyos ang dalangin niya. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, mga kapatid, I want you to know, mga kapatid, yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Magpatuloy ka upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. At kung ikaw ay bago, umpisaan mo magbasa ng Biblia, umpisaan mo sa aklat ng Diyan. And make sure, go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. At kung gagawin mo ito, your life will never be the same again. Amen? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord sa ating benediction? Now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah! Hindi mo makakali, parang mong salamat sa inyong pagsama at Lord willing, we'll see you again on Friday. We love you.